mekaniko, itutuloy na natin yung pag-restore natin dito sa Suzuki X-Sport. Yan, ito namang makina yung gagawin natin ngayong araw. Pero bago natin overhaulin, kasi lilinisin muna natin kasi napakarumi, you know. Siguro ay sasandblast na natin para bago natin biyakin, malinis na yung labas niya. Para yung dumi, hindi ka konti na yung lilinisin natin. Kasandas nga muna natin mga kamekaniko. Let's go! Yan, medyo malinis-linis na siya mga kamekaniko. Babalikan ko na lang kayo mga kamekaniko pagka malinis niya. Parang ganito lang naman yan, oh. Yun, okay na mga kamekaniko, oh. Nasanblast na natin lahat, oh. Alright. Napakaganda, oh. Singit-singit ng black, oh. Ultimo loob niyan mga kamekaniko, tanggal yan. Apakalupit ng makina. Oh, gandun sa loob. Yeah, bati itong plastic. Apakaganda, oh, makina, oh. Ang kanyang black, oh. Yan, patutuyin lang natin, tapos kakalasin na natin. Let's go. Yan, napatuyo na natin mga kamekaniko. Ngayon naman, una natin kakalagyan yung kanyang cylinder block. Gamit lang tayo ng 12mm na socket. Ayan. Okay lang natin dyan. Tapos power impact. Talagyan lang natin. Lakas akong tika-video eh, kaya ako naman. Ayan. Pag nakalag nyo na yung apat, bunot na yan. Bunotin na natin. Yun. Alam ko yung board nito. Parang standard pa naman. Ating na natin. Kinudkod ko, wala naman siyang nakatatak na 50 o 100. Ibig sabihin, standard pa yung kanyang block. Ayan, tanggalin na natin tong block. Pupukin lang ng kaunti. Rodion, soft mallet. Ayan. Baka mga Rodion tong camera. Binutin lang natin. Tigas. Ayan, tanggal na siya mga mekaniko. Siguro pareborn na natin to. Para tahimik. Sulod natin tanggalin tong kanyang cover sa crank case. Ayan, gamit lang tayo ng flat screw para matanggal to. Yan, okay na. Tanggal na siya. Alright, sunod natin tong magneto. Parang maganda pa naman yung magneto niya mga kamekaniko. Okay pa siya. Yan, ginamitan ko siya ng puller pang wave 100. Make sure nyo lang na magpit. Tapos 17. Ah, tanggal na. Yeah. Alright, tanggalin mo natin yung tatlong screw. Kalagyan na natin. Okay na. Yan lang naman tatlo ang tunuli niyan. Mahuhugot nila yan. Yan. Oh, nalagitik na yan. Oh. Dilig nyo ba? Oh. Sobrang katagalan na ng motor. Yan. Kasi ito, tanggalin nyo din na rin. Neutral light. Ayan. Logan nyo lang. Hugot na yan. Ayan. Ayan. Hugot na yan. Ang mekaniko. Ayan. Alright na. Tignan lang tayo sa kabila. Ayan. Kalagyan na natin yung carburetor niya. Tanggal na.
Dahil buhangin ah. So yan, alagyan naman natin yung kanyang crankcase cover. Yun. Tanggal na. Alright na, alright. Sunod natin yung kanyang mga clutch. Meron, hiltangin lang natin itong spring. Yung pitong spring. Yan, natanggal na natin yung pitong spring, yung sabat niya. Ngayon, itatanggalin lang natin yan. Ah, baliktad pala, gaya. Yun ang nakalagay na rin. Baliktad ay, ah. Datari pa ganyan. Yan. Baliktad ay, nakagayon na eh. Nagubig pa. Tanggalin naman natin itong number 22 na saret. Hindi pa nila. Nagpalit ng lining nito. Sabat natin kunyang rotary. Yung pakin lang natin. Tanggalin yan. At tanggalin lang natin tong limang screw. Mas konting sikwat-sikwat lang. Alright. Tama kaya kabit ng rotary? Tama naman. Okay na. Yan. Yan, tanggalin na rin natin itong limang screw. Yan. Yung pinaka base ng rotary. Ano ah. Yan, tanggalin naman natin yung screw para mabiyak na natin ito. Lahat yan. Yan, binaba na natin na tanggalin lang natin na. Tanggalin na natin ito. Dito na lang natin. Marami siyang washer. Ito merong isa sa lalim. Alright. Ito. So, tuktukin na lang natin ito. Matatanggal na ito si Bunyan. Alright. Linisin na lang natin. Tapos, buhay na natin mga kamekaniko. Pipinturahan muna pala natin yung mga crankcase. Yun. Nalinis na natin yung mga dapat pinturahan. Ganda na siya kalinis. Yan. Wala na siyang pintura. Makinis na rin. Yung ibang kasama nito, yan, binoblower para matuyo yung mga singit-singit. Nabuga na natin ng primer. Yan. Ang primer natin ginagamit to. May halo na ako dito, yan, itong primer natin. Kaya may primer na tayo na halo. Ang ratio lang naman yan ni 4:1. 3:1 pala mga kamekaniko. Yeah, tapos 1:1 sa thinner, tapos sa hardener, 2:1. Yan, bugan lang natin ng primer yung mga crankcase. Let's go! Thank you.
natapos na natin bugahan lahat, napatuyo na rin natin. Tapos nilihan na rin natin siya ng 800 grip. Yan, mapino siya. Okay na siya mga kamekaniko. Ngayon naman ang gagawin naman natin sa kanya ay bubugahan na natin ang base coat, yung stock color ng X4, yung silver. Yan, meron na ako na halo dito. Yan, 1/4 lang. Ang ratio lang naman yung base coat was 1:1 mga kamekaniko. Yan, bugahan lang natin ng 2 coats yun para mas matibay, tapos top coat na tayo. Let's go! Yan, napatungan na natin ng silver. Tuyo na yan. Hindi na natin lilihahin kasi maganda na may pagkakapatong. Tapos ito, nilagyan natin ng sticker. Sticker lang yan, mga kamekaniko. Yan, tapkutan na natin ito, mga kamekaniko. Ang gamit natin tapkon yung ating laging ginagamit, nipon. Ang ratio lang yan ay nasa likod. Yan, basahin nyo lang. Diyan lang kayo magbasa. Kung gusto nyo naman panoodin kung paano kung haluin yan, meron taas sa YouTube channel. Puntahan nyo lang ating YouTube channel. Yon, bugahan na natin to ng 2 to 3 coats ng top coat. Let's go! Second coat na tayo mga kamekaniko. Second coat. Yon, third coat na tayo mga kamekaniko. Alright. Gawin na lang natin yon sa iba pang mga kasama niya. Yung ginawa natin procedure, 3 coats. Tapos, 30 minutes bago natin siya, patungan ulit ng second coat para tuyo-tuyo na. Yon, let's go. Yon mga kamekaniko, natapos na natin i-repaint. Ayan, ilang araw na rin natin itong napatuyo. Dahil ngayong araw, bubuhay na naman natin siya. Yan, okay na siya mga kamekaniko. Bubuhay na natin yung kanyang engine. Nalinis ko na rin yung ibang part nito. Yan, ito yung kanyang head. May tape na rin, tsaka yung black. Ayan. Ngayon, bubuhay muna natin yung kanyang engine mga kamekaniko. Yan, buo muna tayo. Nalinis ko na rin. Pakita ko sa inyo yung crankcase dun sa baba na nalinis natin.